bilang patunay ng pagpupursige ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng trabaho ang bawat Pilipino, lumabas sa nagdaang survey ng social weather stations na bumaba na ang bilang ng mga adult Filipinos na walang trabaho. May ulat si Alan Francisco. Sa resulta ng latest social weather survey mula March 26 hanggang 29 ngayong taon, lumabas na 19.0 na mga adult ay walang trabaho o unemployed, o katumbas ito ng nasa 8.7 million. Mas mababa ito ng 2.3 points sa 21.3% noong December ng 2022 at 7 points below sa April 2022. Gayunman, 1.5 itong mas mataas sa 17.5% noong December 2019 o bago ang pagtama ng COVID-19 pandemic. Ginawang non-commissioned survey gamit ang face-to-face interviews sa 1,200 adults sa buong bansa. 300 dito ay mula sa Metro Manila, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa SWS, ang pagbaba ng bilang ng trabaho ay dahil sa pagbaba rin ng unemployment sa lahat ng lugar sa bansa, maliban sa Mindanao. Itinuturing na jobless ang mga voluntaryong umalis sa kanilang mga dating trabaho, naghahanap ng trabaho sa unang pagkakataon, at ang mga nawala ng trabaho dahil sa economic circumstances na hindi nila saklaw. Isa si Jocelyn sa mga walang trabaho ngayon. Natsyempohan ko siya sa bahagi ng Quezon City na naglalakad dala-dala ang kanyang mga requirements dahil naghahanap siya ng trabaho. Ano po yung mga yun lang mga hindi nakapagtapos is makahanap din ng mga trabaho. July ng 2020, sa kasagsagan ng pandemya, pumalo sa 45.5% ang joblessness sa bansa. Sa sabing survey, nakasaad na ang labor force participation rate ng bansa ay nasa 62.4% o nasa higit 45 million. Ang National Economic and Development Authority una nang sinabi na pinalalakas ng gobyerno ang mga policy interventions nito para makalikha ng mas produktibo at dekalidad ng mga trabaho. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naman una na rin sinabi na patuloy na magtatrabaho ang kanyang administrasyon para maibigay ang mga oportunidad sa mga Pilipino. Alan Francisco, para sa Bayan.